Sa atin ng mga Pilipino, masasabi natin, laganap ang iba't ibang debosyon kay Maria. Laganap ang debosyon sa iba't ibang titulo ng pangalan ni Maria. Ano mang debosyon meron tayo kay Maria, ay kailangan nakasentro kay Jesus. Christocentric, sinasabi nga natin, Christ-centered. Mayayang unlad po ang pagpapakita ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa Misa Biyera sa Lourdes, France. Sa pagkakaroon na Mahal na Birhen ng Lourdes de Nagbalayo sa Barangay Nagbalayo. Napakayaman sa debosyon sa Mahal na Ina at Pananampalataya ang mga taga-Nagbalayo. Misa Biyera, Nagbalayo. Sinasabi na tayong mga Pilipino, kapag hindi nakakaramdam ng may kung ano, wala yung epekto sa buhay natin. Sa pagdedebosyon, isang napakahalagang sangkap ang pandama. Yung may nakikita ka, ibig kong sabihin, yung gayak ng simbahan, halimbawa, ng santuwaryo, ng altar, ng mga karo, yung usok ng insenso, at iba pa. Malaki ang impluwensya ng relihiyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay ng mga Pilipino. Ang pag-aaral at pagninilay nito ay isang deskriptibong pamamaraan at pagsasalarawan ng buhay at konkretong karanasan ng mga Pilipino, partikular sa laganap na pagdedebosyon na nakapaloob sa ating buhay pananampalataya. Sa ating mga Katolikong Pilipino, hindi nawawala sa ating pagsasabuhay yung pananampalataya at pagdedebosyon. Bawat parokyang simbahan, laging naririyan yung pagdedebosyon. Sinasabi ng debosyon na isang panloob na kilos kung saan ibinibigay ng tao ang kanyang sarili sa kabuuang paglilingkod sa Diyos. Ito isang gawa ng pag-ibig at paggalang sa Diyos. Ito ipinapahayag sa pamamagitan ng pagsamba na kung saan ay suportado ng doktrina ng simbahan. Isang pagpapahayag ng mga katotohanang ipinahayag mismo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng debosyong ito, mismo ipinapahayag ang isang deboto o ng isang deboto ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Kung ating tatanungin, paano nga ba nagsisimula ang isang debosyon? Ano yung masasabi nating punto ng paglipad o punto ng paglundag para masabi nating unti-unti na tayong naaakit na magdebosyon? Marami sa atin siguro ang magpapatotoo na ang ating debosyon ngayon ay mula sa impluwensya ng ating mga magulang o ng mga nakatatanda sa atin, silang mga nauna sa ating pananampalataya na isinasabuhay yung ating pananampalataya. May ilan din naman na nagsimula sa isang malalim na karanasang relihiyoso na nagbunsod upang sila ay tumugon sa tawag ng magmahal sa pamamagitan ng pagdedebosyon. At ang pagsisimulang ito ay nagugat sa isang natutulog na pananampalataya na binigyang buhay ng biyaya at ng tinatawag nating senses o yung mga pandama. Sinasabi na tayong mga Pilipino, kapag hindi nakakaramdam ng may kung ano, wala yung epekto sa buhay natin. Sa pagdedebosyon, isang napakahalagang sangkap ang pandama. Yung may nakikita ka, ibig kong sabihin, yung gayak ng simbahan, halimbawa, ng santuwaryo, ng altar, ng mga karo, yung usok ng insenso, at iba pa. Yung mayroon kang naaamoy, yung halimuyak ng insenso, ng mga bulaklak, yung meron kang nakikita sa dambana, sa santuwaryo, yung may nalalasahan ka kapag tinatanggap natin yung banal na komunyon sa banal na Eucharistia, yung meron kang nahahawakan
yung mga imahe ng mga santo. Ito'y mga pantulong para ating mapaglalim yung ating pananampalataya sa Diyos, para mapaglalim yung ating ugnayan sa Diyos at sa ating simbahan. Ang lahat ng ito ay nag-uugat sa isang biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, ang pananampalataya. Ako po si Father Regine Tenorio, kura paroko ng Parokya ng Mahal na Birhen ng Pilar ng Morong, Coronada, at sa mga susunod na sandali, sama-sama nating pagnilayan ng debosyon para sa ating mahal na ina, na kung saan bumukal ang isang malalim na pamimintuho sa mahal na ina na sa gitna ng pagkasiphayo at halos kawalan ng pag-asa, hindi pa rin nakakalimot ang Diyos. Na sa pamamagitan ng pagpapakita ng Mahal na Birheng Maria sa isang haliging bato, patuloy na ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay ang ating sandigan. Sa kabila ng anumang pagsubok sa ating buhay paglalakbay, ay ibinigay niya sa si Maria sa bawat isa sa atin bilang ating ina. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano nga ba nagsimula ang pagdedebosyon sa ating mahal na ina ng Pilar? Paanong naging tanyag ang debosyong ito sa mahal na ina? At paanong nangyari na maraming naakit sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay pagmamahal sa mahal na ina, sa mahal na birhen ng Pilar? Nais ko pong ibahagi yung maikling sipi mula sa commemorative document ng Our Lady of the Pilar Parish sa Pilar, Bataan. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng mahal na patrona Nuestra Senora del Pilar ay tunay na makulay, mahiwaga at mahimala. Nagugat ito sa lungsod ng Zaragoza, Espanya, at napatitik sa pagkapanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles. Sila'y pinakalat ni San Pedro sa iba't ibang dako ng daigdig upang ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon. Si Santiago ang naitalaga sa Zaragoza, na noong panahong yaon ay pinananahanan at pinamumunuan ng mga Moro at ng masasamang loob. Ang buong buhay at panahon ni Santiago ay ginugol niya sa pangangaral at paghahasik ng mga aral ni Kristo. Subalit ang kanyang mga pagsisikap ay nauwi lamang sa pagkasiphayo. Nang halos masaid na ang kanyang pag-asa at ang unti-unti nang gumuguho ang tatag ng kanyang loob, tumawag at humingi siya ng tulong sa Diyos. Taimtim siyang nanalangin, kasabay ng kanyang mga pagluha at panagoy. Sa kanyang pagkakaluhod, napansin niya ang pagtama ng isang bulaklak at nakasisilaw na liwanag sa isang haliging bato ng kanyang bahay. Nasaksihan niya na nakatayo roon ang kamahal-mahalang Birheng Maria, na noong panahong yaon ay nabubuhay pa sa Jerusalem. Sa masuyo at kaliiga-igayang tinig, inatasan ng mahal na Birhen si Santiago na ipagpatuloy niya ang tungkuling pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa buong lungsod. Makalipas lamang ang ilang araw, sa kanyang pagkamangha, napapaniwala at napagbalik-loob niya sa Diyos ang mga Moro na dati ay ayaw manalig at makinig sa mga aral ng Panginoon. Sa ngayon, ang lungsod ng Zaragoza ay pinagdarayo ng libo-libong tao upang makita at gampanan ang kanilang debosyon sa pook na pinagpakitaan ng mahal na birhen na tinaguri ang Nuestra Senora del Pilar ng Zaragoza. Ang kwento ng kasaysayan ng titulo ng mahal na birhen bilang del Pilar ay isang konkretong halimbawa at sumasalamin sa buhay nating mga mananampalataya, maging ng mga umanib sa ating pananampalataya o maging sa pangkalahatan, dahil totoong kwento ito ng isang buhay na umaharap sa mga pagsubok na halos nawawala na ng pag-asa, subalit hindi bumibitiw, patuloy na nananalig, nagdarasal, at ipinag-aadya sa biyaya ng Diyos. Kapag ang isang tao ay dumaraan sa isang matinding pagsubok sa buhay, maghahanap yan ng makakapitan. Sa bandang huli, kapag halos ang pakiramdam niya ay pinagsakluban na siya ng langit at lupa, mayroon at mayroong pupuntahan ang tao, ang Diyos. Hihingi at magmamakaawa sa Diyos sa tulong panalangin ng mahal na ina at ng mga banal. At yun yung kwento nating mga Katolikong Kristiyano, nating mga Filipino, dito sa ating bansa bilang pinakamalaking Katolikong bansa sa Asia. Marubdob ang ating pagmamahal at paggalang sa ating mahal na ina. Katunayan, maraming mga titulo ni Maria
ang ipinagdiriwang at dinadaluhan ng malaking porsyento ng mga Katoliko dito at maging sa iba't ibang parte ng mundo. Ang kwento ng Nuestra Señora del Pilar ay isang pagpapahayag sa katotohanan na lagi ang ating mahal na ina ay mamamagitan para tayo dalhin at iuwi sa kanyang minamahal na anak. Sabi ng isang author, sa gitna ng maraming baku-bakong daan ng buhay, sa debosyon nila, doon nila nararamdamang may kasama sila, na may kaagapay sila, na mayroon silang kaagapay sa paghila ng lubid ng buhay na hindi sila nag-iisa. Nang makarandam si Santiago ng panghihina ng loob at tila baga nawawalan na siya ng pag-asa, mayroon siyang ginawa. Tumawag at humingi siya ng tulong sa Diyos. Nagmakaawa siya, nanikluhod, taimtim siyang nanalangin at mula doon ay napakita na mayroong nakasisilaw na liwanag nakatayo sa isang haliging bato, ang mahal na Birheng Maria. At siya'y binigyan ng lakas ng loob sa awa ng Diyos para ipagpatuloy ang kanyang misyon ng pag-ibig. Oo, alam natin na mayroon at naroroon yung biyaya ng Diyos kay Santiago. Subalit may nakatulong yung drama sa buhay na kung saan ay ginagamit natin sa ating mga liturhikong pagdiriwang. Gumana yung pandama o yung tinatawag nating senses nang makita niya sa isang haliging bato na nagliliwanag at may tinig na nagsabi sa kanya na huwag mawala ng loob at ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa pinakasadsad na karanasan ng buhay ni Santiago, doon siya unti-unting ibinango ng Diyos sa pamamagitan ni Maria sa haliging bato upang ipaalala na hindi siya nag-iisa sa misyong ito na siya ang ating aligi at sandigan sa laban na ito ng ating buhay pananampalataya. Isang imahe at mensahe ang pwede nating pagnilayan sa tagpong ito. Call to Jesus through Mary. Tumawag tayo kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Isang tagpo sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo nang kahit hindi pa niya oras ay isinagawa niya ang kauna-unahang milagro o himala doon sa kasalan sa Kana. Sa kakulangan ng alak para sa mga bisita sa kasalan, doon na magitan si Maria sa kanyang anak para sa mga lingkod. Do whatever He tells you. Sundin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Para bagang isang hindi diretsahang pagsasabi ng anak, pakiusap naman, naglalambing ang nanay, tulungan mo sila. Hindi napahindian ng anak ang ina. Hindi napahindian ni Jesus ang kanyang minamahal na ina. The intercession of Mary is very powerful, isn't it? Napakamakapangyarihan ang pagsusumamo ng isang ina sa kanyang anak at ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, hanggang sa paanan ng krus, habang si Jesus ay nag-aagaw buhay, ipinakita at ipinadinig niya sa bawat isa sa atin na mayroon tayong pwedeng hingan ng panalangin, na mayroong pwede nating maging tagapaghatid ng ating pagsusumamo at panalangin sa Diyos. Si Maria, nang ibilin niya sa atin, heto ang inyong ina. At ito'y diretsang pagsasabi sa atin, mayroon tayong ina na magkakandili sa atin upang tayo ilapit sa kanyang minamahal na anak na si Jesus. At sa patuloy na pag-ikot ng mundo, sa patuloy na pagharap ng sangkatauhan sa mga pagsubok at hamon ng buhay, maging sa gitna ng pandemya, naroroon pa rin yung pagkapit sa pananampalataya sa Diyos. Magpapatuloy ang pagdedebosyon na kumikilo sa kaibuturan at kalooban ng puso ng bawat mananampalataya upang ibigay ang buong paglilingkod sa Diyos sa tulong ni Maria ng lahat ng mga banal at ang ating napakayamang kasaysayan ng ating pananampalataya. At mula dito, sa parokya ng Mahal na Birhen ng Pilar ng Morong, Coronada, buhay na buhay ang debosyong ito. Maaring hindi muna nakikita yung makukulay na tradisyon at nagpapakita ng malalim na pagdedebosyon sa Mahal na Birhen del Pilar bunsod ng pandemya ng pisikal, subalit nananatili pa rin sa puso ng bawat mananampalataya na malaking biyaya ang mahal na ina sa buong parokyang simbahan sa pagpapalalim
ng ugnayan at pakikipagkaibigan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kasalukuyan, sa patuloy na pananalangin at pagmamakaawa sa Diyos, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, sa patnubay at gabay na rin ng Birheng del Pilar, ang sambayan ng mananampalataya ng Murong ay patuloy ang pag-unlad, hindi lamang sa pamumuhay kundi higit sa kabanalan. Marahil ito'y dahil sa nakatayo ang pananampalataya sa nag-iisang haligi at sentro ng buhay pananampalataya, si Hesukristo ang ating Panginoon, at sa ibabaw ng haliging ito, ang ating minamahal na patrona, ang mahal na Birhen ng Pilar. Tayo'y manalangin. O Panginoong Diyos, makapangyarihan at walang hanggan, yamang minarapat mong iluklok ang iyong kasantu-santuhang ina nung siya'y nasa lupa sa ibabaw ng isang haliging bato, kasamang tatlong koro ng mga anghelis upang maging tampulan ng aming mga pagdaing. Hinihiling namin na sa kanyang makainang pamamagitan at pagkalinga ay matamo namin ang hinihiling naming biyaya ng buong puso at kaluluwa naming isinasamo. Amen. Nuestra Señora del Pilar de Morong, ipanalangin mo kami. Araw-araw ay Maria, kami ay nagdarasal. Si Maria, ina.